Maghahanda sa tsa-tsa habang naka-Christmas break. Yan po ang inanunsyo ng liderato ng Kamara para maikasa ang charter change sa susunod na taon. E kasama kaya dyan ang mga dating panukala tulad ng pagbabago sa termino ng mga opisyal? Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Bagong taon, bagong konstitusyon, yan daw ang target ng Kamara. Ang tututukan, ekonomiya pa rin. Pareho pa rin sa dating mga panukala. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue. We'd like to focus very much on the economic provisions. Perhaps what could be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 87 Constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. Kaya kahit naka-Christmas break ang Kamara simula sa susunod na linggo, pagugulungin na ang paghahanda sa charter change o tsa-tsa. Walang binanggit ang speaker tungkol sa pagbabago ng termino, pero... To make sure that the economic provisions are backed up, we would have to also have a story of continuity in governments. Habang ang panukala ng Senior Deputy Speaker, gawing 5 taon ang termino ng Pangulo, Kongresista at mga lokal na opisyal at hayaan silang umupo ng 2 sunod na termino. Suportahan kaya ito ng Senado? Yung mga senador hindi naman magagalaw eh. There is still 6 years at saka 2 term. Receptive po sila sa charter change. Hindi naman sila apektado eh. Kung sa Kamara lab, Marso pa ng taong ito na ipasa ang Resolution of Both Houses 6 na nagpapatawag sa isang Constitutional Convention o CONCON para amyendahan ang 1987 Constitution. Sa CONCON, magkakaroon ng eleksyon ng mga delegado na siyang magbabago sa konstitusyon. The election of the delegates, will that happen before the 2025 elections or during? That is part of the mode we are going to tackle. If what mode? If that is a CONCON again, if that is a CONAS or a PI. Pero dahil hindi raw umuusad ang tsa-tsa sa Senado, maghahanap daw ang Kamara ng ibang paraan. Sir, kaya po i-push ng House yung tsa-tsa kahit walang support ng Senate? Depende po yan. Depende po yan. Kung gagamit po tayo ng PI, People's Initiative. Sa People's Initiative, kukuha ng takdang bilang ng pirma ng mga nakatira sa kada legislative district. Madali lang naman ang tanong sa taong bayan. Kung kayo ba konforme doon sa ating babaguhin sa Ligang Batas. Kukuha tayo ng, palagay ko, 3-5% ng 3-5% of our total voters. Pwede rin amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS kung saan ang mga nakaupong kongresista at senador ang magbabago sa Saligang Batas. Target daw nilang maipasa ang tsa-tsa bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa 2024. May suporta naman kaya ito ng Pangulo? This is a legislative work and that's a different body, that's executive. I think the legislative will be the one to initiate this purpose. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.